It's my life. Hello sa inyo mga ka-garden, good morning. Shake shake well. Content natin ngayon ay mag-spray tayo ng Oberon Speed. So instead of yung nakasanayan nating tri-guard, medyo umakyat na kasi yung presyo. So may na-offer sa atin yung ating kaibigang dealer, shout out sa iyo sir, Siloy ng Avian Mangunguma Farm Supply sa Dingle. So ito po ang kanyang in-offer sa atin, yung Oberon Speed na pang leaf miner, tsaka marami pa pong insecticide na kasama. Ay sorry, na insekto pala ang kasama niya. So hindi pa tayo nakapag try o nakagamit nitong Oberon Speed. So subukan natin kung gaano siya kagaling. Dahil ang problema ho ng seedlings natin ngayon ay tinatamaan po siya ng leaf miner. So isa ho siyang insekto. Siya ho ay gumagawa ng tunnel sa dahon ng ating talong. Yung insekto pong yan ay napaka kuwan po niyan ngayong summer. Basta tag-init po. So tara, magtimpla tayo. Ang timplada ho niyan ay ano lang po. Isang takip. Ito, measurement niya ay nasa 35 ml. So hanggang 30 ml lang tayo. Kasi nakalagay dito sa dosage niya ay ml per 16 liter of water is nasa 20 to 30 ml. So dalawa hanggang tatlong kutsara ho yan kung nasa kutsara ho. Pero dito hanggang 30 ml lang po tayo dito po. Okay, so tara, buksan muna natin to. Okay, so ayan, bukas na po siya. Kanina bago tayo maglagay nitong insecticide ay naglagay na ho tayo ng tubig, no, kahit isang galon lang. So lagyan natin ho yung kanyang measurement. Tansyahin lang ho natin siyang makarating ng 30 ml. Yun. Tapos ay lagyan ho natin ng tubig. Sa mga nagtatanong po na mga kagarden natin kung ano po yung itsura ni leaf miner, yung tama po ni leaf miner ay ganito po yung magiging itsura. Yun. So parang nagdo-drawing ho siya ng mapa, gumagawa ng tunnel sa dahon. So pag hindi ho natin naagapan to, lahat ho ito, no, na dahon na makikita ninyo ay magiging ganito po yung kanyang itsura. So kailangan ho nating kontrolin itong leaf miner. So ang epekto po nito sa seedlings natin ay magiging stunted. Kung napapansin nyo ay medyo maliit po siya compared sa ibang seedlings natin, dahil ho na damage po yung kanyang dahon. Yung proseso ho ng kanyang pagkain ay limitado rin po, kasi walang activity yung lahat ng dahon na kulay puti. Wala hong activity yan dahil kinain na ho yan ng uod. Yung photosynthesis niya ay hindi na ho gumagana. So kabilang dahon lang po yung gumagana, yung nagluluto ng kanyang pagkain. So pag yan po ay lumala, no, naging severe, ay mahirapan pong makarecover yung ating seedlings. So ang pinaka choice natin dati ay tri-guard ng Syngenta. Medyo
umakyat lang ho yung konti yung kanyang presyo sa, kaya subukan ho natin si Oberon Speed ng Bayer para naman maiba, malaman natin kung maganda din yung product niya. So tara, mag spray na tayo guys. Tara guys, spray tayo. Sama na natin itong mga maliliit.